Ang patola, higit ang sarap sa simpleng ginisa. Tutungo po tayo sa kusina kung saan matututunan ang mga recipe na sosyal lang dating pero affordable lang gawin. Pag sinabing patola, minsan gulay, minsan tao. Winix! Hello, kamusta? Parang tumaba ka. Di naman. Biro lang. Patola. Pero mas may saysay pag kinain ito. May iba't ibang pangalan ang gulay na to, gaya ng snake gourd at sponge gourd. Pero sa ating mga Pinoy, kilala ito bilang patola. Kabilang sa pamilya ng mga gourd na climbing plants ang patola. Kapatid nito ang upot ampalaya at pinsa naman nito ang pipino, zucchini, kalabasa at sayote. Habang tumatanda ang gulay, gumagaspang din ang balat nito. Pero ang loob, kabaliktaran ng panlabas na anyo. Mataas ang water content ng patola, kaya masama sa ito pag hiniwa. Meron itong vitamin A na good for the eyes and heart, vitamin C na pampalakas ng resistensya, at manganese na tumutulong sa pag-iwas sa diabetes. Ang fiber nito tumutulong sa magandang digestion. Sa taas ng araw ng fiber content ng patola, pwede pa itong gawing lupa o pang body scrub pag tuyo na. At sa kusina, hindi rin ito magpapatalo. Sa halagang 40 to 50 pesos per kilo, kayang-kaya itong patulan ng mga pitakan nyo. It's cooking time kasama ni Chef Jonathan Chua ng Magsaysay Center for Hospitality and Culinary Arts. Magluluto tayo today ng mga sosyal na putahe na ang gamit ay isang pangkaraniwang gulay na kilalang kilala sa mga Pilipino at ito ang patola. Una sa menu, ang classic vegetarian dish na kadalasang pinagbibidahan ng zucchini, ang ratatouille. Ang ratatouille ay isang vegetable stew na galing sa bansang France. Ito ay marami siyang mga iba't ibang klaseng gulay, pero magagamit tayo ngayon ng patola. Mag-isa ng sibuyas at bawang, hintayin itong mag-brown at bumango bago ilagay ang green at red bell peppers. Idagdag ang sliced patola, isunod ang half-cooked na talong. Kung magluluto kayo ng putahe na may talong sa kanyang ingredients, mas maganda na i-pre-cook na natin yung mga talong dahil kung hindi, mas matigas siya at mas matagal maluto. Lagyan din ito ng tomato puree. May dalawang paraan para durugin yung ating kamatis. Una, pwede mo siyang i-crush ng gamit ng kamay or pangalawa, pwede kang gumamit ng blender. Budburan ng dried basil at haluin ang mixture hanggang lumambot ang patola. Para malaman natin kung luto na ang ating mga gulay at ang ating ratatouille, kailangan matuyot yung kamatis bago tayo maglagay ng ating mga seasonings. Tatagal daw ang buhay ng putahe kung mas luto ang kamatis nito. Timplahan ng asin, paminta at lemon juice. At voila! Ang ratatouille de patola, ready na! Sa sarap ng French dish na ito, para na rin kayong nanalo sa Miss Universe. 95 pesos lang yan for 3 to 5 persons na. Isa pang main course ang ating matututunan. Ito naman, may impluensyang Indian. Tuturuan ko kayo ngayon magluto ng patola curry. Kadalasan, ang curry ay gumagamit ng carrots, potatoes at chicken. Pero ngayon, patola ang gagamitin natin. Tunawin ang butter sa mainit na kawali. Ilagay ang sibuyas, luya at bawang. Haluin hanggang bumango. Okay, so once na bumango na yung ating mga gulay, lalagyan na natin yung ating turmeric or ang ating luyang dilaw. Ang luyang dilaw ang magbibigay ng kulay sa curry. Isunod na ang cinnamon powder at dahon ng laurel. Hanguin sandali at pwede nang ilagay ang kamatis at patola. So ang patola, pwede mo siyang ikukumpara sa upo, no? Mas maliit lang ang patola at mas malasa. Alisin ang dahon ng laurel pag naluto ang gulay. Idagdag ang kasuway sa curry mixture. Cream naman ang magpapalinamnam dito. Kadalasan, ang curry, gumagamit tayo ng coconut milk or yung ating gata. Sa ngayon, gagamit tayo ng all-purpose cream. Pakuluin ang mixture at budbura ng chili powder at asin. Konting halo lang at pwede na itong ilagay sa plato. Maghanda ng 90 pesos para sa 3 hanggang 4 na taong kakain ng patola curry.
Ang susunod nating recipe, papatok naman sa mga chikiting. Ilatag na ang mga sangkap para sa stuffed patola. Igisa muna ang sibuyas, bawang at luya sa mantika. Ilagay ang giniling na baboy. Haluin hanggang maging kulay brown ang karne. Budbura ng chili powder. Kung ayaw ninyo na maanghangin yung stuffed patola, yung pwede rin sa kids, pwede natin tanggalin yung chili powder. Timplahan ng asin at paminta. Haluin ang bahagya at ready na ang stuffing. Okay, so ready na nating i-stuff yung ating mga patola, no? So yung patola na ginawa natin is binalatan ko muna siya. And after natin siyang balatan is in-scoop ko lang yung laman sa loob. So basically, ang mangyayari dito is hollow siya. Kaya na po ang itsura niya. Kailangang patayo ang pwesto ng patola para matiyak na siksik ang pagkakalagay ng stuffing. Kapag bata pa yung patola, hindi natin kailangan tanggalin yung balat or yung mga gilid-gilid. Pero pag matanda na siya, kailangan natin siyang tanggalin kasi makunat na. Pag siksik na sa palaman, pwede na itong iprito. Pag malambot-lambot na ang patola, indikasyon ito na ito'y luto na. Okay, so ito na yung ating stuffed patola. It's a complete meal on itself. May gulay ka na, may karne ka pa. Kanin na lang ang kulang. Mapagsasaluhan na ng hanggang 3 tao ang stuffed patola sa halagang 120 pesos. Kung may ulam, mas masarap kung meron ding sabaw. Presenting ang patola and crab soup. Ilagay ang chicken broth sa kaldero. Ang chicken broth, pwede natin siyang kunin sa pinaglagaang buto-buto ng manok or pwede rin tayong gumamit ng bouillon cubes. Ilagay ang patola. Ang patola, mataas siya sa water content. Kaya bagay na bagay siya sa mga sabaw, sa mga nilaga. Perfect sa atin, perfect din sa mga kids. Hintayin kumulo ang sabaw at lumambot ang gulay bago ilagay ang crab meat. Pwede kayong gumamit ng fresh alimango o crab sticks. Budbura ng asin at paminta. Kung gusto nyo ng mas malapot na sabaw, dagdagan ng cornstarch na tinunaw sa tubig. Patayin ang apoy kapag lumapot na ang sabaw. Okay, tapos na yung ating sabaw. Ang ilalagay natin ngayon ay ang spring onions at ang cilantro para mas mabango. Final touch ang binating itlog. Dapat serve while hot. Gagastos kayo ng 100 pesos para busugin ang 3 hanggang 4 na tao sa patola and crab soup na ito. Ano man ang ibig sabihin ng patola sa inyo, one thing is sure, pagdating sa kusina, mura, masustansya at masarap ang paborito nating patola. Kaya mga kapitbahay, may patol na!